Magandang umaga! Good morning! Salamat, no? Kita ulit tayo. Medyo matagal tayo hindi nakita, di ba? Last week, sino yung mga nagpa-baptize? Si Andrea, si Antoinette, Juliana. Salamat sa pag. Yung mga gustong magpa-baptize, pwede pong magpaalam kayo sa inyong magulang, tapos sabihin nyo lang po ka na pastor, no? Or sa amin, para maihanda natin yung tubig, kasi yung tubig medyo kailangan ipunin. Okay? Na-enjoy niyo ba yung pagdubog sa tubig? Sino yung gusto magpapaptize? Basabi lang po kayo. Okay? Now, ano pang mga announcement natin? Yung memory verse, no? Sino na nakasa ulan ng mga memory verse natin? Sino na? Si Andrea pa lang? Si Lari, kompleto ka na lagi yung memory verse. Mamaya meron tayong award na ng isang ukulele, meron nagbigay, no? Ng ukulele, binigay sa particular na tao, no? Yung ukulele, sana magtapat lang tayo, no? Sana bibigyan din tayo each ng ukulele. So, bibigyan tayo na ating sponsor, yung may-ari ng bahay na to. Okay? And may, bibigyan natin siya naman. Secret pa muna. Para surprise. Okay? Ano pa? Ang ating ano? Announcement. Meron pa ba? Okay? Sauluin natin yung memory verse kasi natuwa, no? Nagsaulo yata ng Bible, kaya ng books of the Bible, kaya natuwa yung ano eh. Yung may-ari na pag gano'n, pinaano natin. Nire-report kasi namin lahat ang ginagawa natin doon sa may-ari ng bahay na to. Okay? Kaya salamat sa Panginoon doon ano, sa ating sponsor. Okay? Sino pa? Ano pa yung ano natin? Mga announcement. Ano pa ba? I-encourage namin kayo pagkapapunta kayo dito maganda nakadress katulad nila ano no? Andrea at saka ni Katrina, no, nakadress yung gusto nila. Kung wala kayong dress, sabihin nyo lang, no, baka merong may magbigay sa inyo ng dress. Okay? Sabihin din, no? Tapos sa mga lalaki, maganda, naka-ayos tayo, no? Okay, naka- polo shirt, di ba? Okay. So, maganda, mas gagawin na natin para talaga church. Okay? Ano pa ang announcement natin? Okay? Na-miss namin kayo kasi matagal namin kayo hindi nakita 2 weeks. Di ba? Pero, kasama nyo naman sila, Pastor, di ba? Hindi yun kawalan, di ba? At least, kung minsan, masarap din yung mamimiss yung isa't isa, di ba? Okay? Na-miss nyo ba kami? Baka hindi naman. Parang hindi na yun. Okay? Ngayon, papatuloy lang natin yung ating series on Genesis. Matapos na tayo ng Genesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sa 25, 24 lang. Dalawa tayo ito, di ba? Inulit natin yung 24 kasi napakaganda ng kwento na yun. 25. Ngayon ay nasa chapter 26 na tayo. Sa chapter 25, sino yung namatay? Yeah. Si Abraham. Namatay si Abraham, di ba? Tapos, nilibing siya nino? Si Sarah, asawa ni Abraham. Naunang namatay si Sarah. Tama? Inanapan niya ng asawa yung kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Okay? Namatay na si Abraham. Si Isaac na lang. Si Isaac, nagkaroon siya ng asawa. Sino yung asawa ni Isaac? Si Rebecca. Okay? Yung kwento natin ng 24, di ba? Tapos, ano nangyari? Nagkaroon sila ng anak. Ilan yung anak nila? Sino yung dalawang anak nila? Si Esau at saka si
Jacob. Okay? Okay, nakasunod na kayo. Okay, nandun na tayo. Ang main point na ng kwento natin, kasi narrative to eh, kwento siya eh, di ba? Di ba? Hindi mo maintindihan yung isang kwento kung hindi mo malalaman yung background nito, di ba? Ano ba pinag-uusapan? Ba't ba siya ganyan? Ano ba nangyari sa kanya? Hindi mo alam, di ba? Pero kung malalaman mo kung ano yung nangyari before sa kanya, kaya siya naging ganun, mas ma-appreciate mo kung ano pa yung mangyayari sa susunod. Tama? Mas maganda ba yun? Okay? Nagiging ano ka, observant or parang ang detective. Inaalam mo yung kanilang biography, yung kanilang buhay. Okay? Ba't ba natin pinagkikwentuhan to? Mahalaga ba to? Sino bang pinaka-main sa Bible? Okay, ang Panginoon. Kung paano ang Panginoon nagpapala at nagpapalo at nagpaparusa. Okay? Saan niyo gusto doon? Pagpapala, pagpapalo, pagpaparusa. Yung unahan, di ba? Mas maganda yun. Aso lang, merong nire-require ang Panginoon sa kanyang pagpapala. Okay? Hindi yung basta ibibigay lang sa'yo ng ganun-ganun ka. Yung kaligtasan binigay sa atin, libre yun. Okay? Kasi grace yun. Pero, yung biyaya niya, yung kanyang mga pagpapala, susunod pa yun. Kung ikaw ay magiging tapat sa kanya. Okay? Yung kaligtasan, ginawa ng Panginoon yun para sa atin. Okay? Diba yun ang sinabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Okay? Okay. Buksan natin ang ating mga Bibles. Okay, pahira. Sino pa yung may Bible na ano? Dito naman sa side na to. Ito sa side na to. Yeah, but, dito na lang to. Diyan yan. Ito, tulungan mo sila dyan. Genesis 26, Kuya Esi. Genesis 26. Okay, dapat binabasa natin yung Bibles natin. Okay, pero parang na isang Bible. Ito. Okay, dapat sa ulo nyo na ito. Pagka binuksan ko ito sa kalahati, saan pupunta? Anong book? Sa New Testament muna. Pag binuksan ko ito sa kalahati, saan pupunta? Anong book? Acts. Okay, tama. Yung pag old and new, pag binuksan mo sa gitna, saan pupunta? New Testament. Sa Psalms. Okay, yung old and new, pagka magkasama sila, pag binuksan mo yun sa gitna, okay, kahit na hindi pa masyado ng gitna, syempre, sa Psalms ka dapat nun, babaksan yan. Ngayon, yan na sila. Sino pa? Ito. Sa Psalms ka babaksan nun. Okay, dapat kilalanin ngayon yung Bible. Kasi pagka mag-quiz tayo dito, yung pinakamabilis magbukas ng Bible. Okay? Next week, meron ako sa inyong games. Okay? Yung pinakamabilis magbukas ng Bible. Okay? Magbibigay ako ng verse, tapos bubuksan mo na. Ganun ka. Ready? 1, 2, 3. Pabilisan yan. Gusto mo na magbabasa. Okay? Yun ang mananalo. Okay? Gusto nyo ba yung quiz? Ano na yun? Game na yun? Okay? Dapat sa ulo nyo yung Bible mo. Pag bukas mo sa gitna niyan, alam mo sa Acts ka pupunta. Ano yung nasa una ng Acts at ano yung nasa susunod sa Acts. Di ba? Okay? Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, 1 and 2 Thessalonians, Ephesians, Philippians, Colossians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, 1 and 2 Peter, Hebrew muna.
Hebrew, Philemon, James. Parang kulang ah. Hindi nyo kapisado. Titus, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 and 2 John, 1 and 2 Peter, 1 and 2 3 John, Jude, Revelation. Kalimutan nyo na. Kalimutan ko na rin. Okay. O yan, ang quiz na magpapano ako dito ah. Yung pinakamabilis, mag-open ng Bible. Okay? Challenge. Yun, yun yung mga sasali. Ready nyo. Dapat sa ulo nyo. Pag sinabi kong 2 Corinthians 13:1. Okay, pero dapat mahanap mo mabilis. Okay, ready na kayo? Okay, ready na ba tayo? Makinig ng salita ng Panginoon? Okay, focus natin yung ating isipan. I-focus natin sa salita ng Panginoon. Okay? Magbabasa po tayo sa Genesis 26. Masarap ba magbasa? Masarap ba magbasa? Talaga? Okay. Okay. Yung pamagat nito, actually, nagpo-focus ako kasi buo lang naman yan ay narrative. Magpo-focus ako dun sa pinaka-last verse. Sabi dun, grief of mind. Ikaw ba ay pasaway? Sino'y pasaway dito? Gusto nyo bang maging pasaway? Kayong dalawa? Kayong dalawa dyan sa likod. Gusto nyo bang maging pasaway? Sinong gusto nang maging pasaway dito? Okay. Yung kwento nito, ng 26, it's a narrative, isa siyang kwento, pero mamaya magpo-focus ako dun sa pinaka-last verse. Okay? Medyo may isang tao dito na pasaway. Okay? Gusto niyo may palagi kayong sinasaway? Jared! Richie! Gusto niyo ba palagi kayong sinasabihan ng ganun? Kasi meron kayong ginagawang masama. Okay? Bakit ba kayo kinocall yung name? Bakit tinatawag yung pangalan ng malakas? Magulat ka na pag tinawag yung pangalan mo, Jim Sanyo! Nang nanay mo, magulat ka na. Anong gagawin sa'yo ng nanay mo nun? Or ng tatay mo? Okay? D.M. Sherwin! Papina! Pagka tinawag ka ng ganon, anong gagawin sa'yo ng nanay mo nun? Ibig sabihin, mayroon yung kasunod. Pag tinawag ka, kasi ikaw ay pasaway. Pag sinabing Josiah Jared, daigdigan sa inyo. Ibig sabihin, pasaway ka. Okay, pag tinawag yung buong pangalan mo, di ba? Iliba na lang kung roll call lang, no? Pagka tinatawag ng teacher. Para magsabi ka ng present. Di ba? Pero dito, mamaya, may tatawagin ng Panginoon na pangalan. Kasi nga, siya ay pasaway. Okay? Basahin ngayon natin. Okay? Yung Genesis 26. Sumunod kayo sa akin ha. Sa Genesis 26. Okay, magbabasa ako. Tapos kayo yung susunod, no? Babasa ako ng 1, kayo yung 2, ako yung 3. Lahat ng odd number sa akin, lahat ng even number sa inyo. Pagdating sa 35, sabay-sabay tayo. Okay ba? Ready na ba kayo? Okay. Pahilang ko sa inyo itong ano. Para na. Mga kasabay. Genesis 26. Lari. Okay? Kung meron kayong cellphone, pwede natin installan yung ano nyo, cellphone nyo ng Wi-Fi. Okay? Ay, ng Bible. Okay? Sige. Basahin natin. Mag-start po ako. Game. Ready? Okay, and there was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech, king of the Philistines, unto Gerar. And the Lord appeared unto him and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I shall tell thee of. Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee,
For unto thee and unto thy seed I will give all these countries, and I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. And Isaac dwelt in the ark. And the men of the place asked him of his wife, and he said, she is my sister, for he feared to say, she is my wife, lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah, because she was fair to look upon. And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech, king of the Philistines, looked out at the window, and saw, and behold, Isaac was working with Rebekah his wife. And Abimelech called Isaac and said, behold, of a surety, she is thy wife. And how saidst thou, she is my sister? And Isaac said unto him, because I said, lest I die for her. And Abimelech said, but this is not done to us. One of the people might likely have lied with thy wife, and thou shouldest have brought illness upon us. And Abimelech charged all his people, saying, he that touch this man or his wife shall surely be put to death. Then Isaac sold in that land, and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great. For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants, and the Philistines envied him. For all the wells which his father's servant had digged in the days of Abraham his father, and the Philistines had stooped them and filled them with earth. And Abimelech said unto Isaac, go from us, for thou art much mightier than we. And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there. And Isaac did again the wells of water, which they had dig in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them after their names of Abraham. And he called their names after the names by which his father had called them. And Isaac's servants dig in the valley, and found there a well of spring water. And the third night of the ark, then Isaac answered him, saying, water is ours, and he called the name of the Lord Esther, because he strove with him. Verse 21. And they dig another well and strove for that also, and he called the name of it Sitna. And he removed from thence and dig another well, and for that they strove not, and he called the name of it Rehoboth. And he said, for now the Lord hath made room for us, and we shall be fruitful in the land. And he went up from thence to Beersheba, and the Lord appeared unto him in the same night, and said, I am the God of Abraham thy father. Fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servants Abraham's sake. And he built an altar there, and called upon the name of the Lord, and pitched his tent there, and there Isaac's servants did of them. Then Abimelech went to him from Gerar, and Abusath, one of his friends, and Pichol, the chief captain of his army. And Isaac said unto them, wherefore come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you? And they said, we saw certainly that the Lord was with thee,
And we said, let there be now an oath between us and even between us and thee. And let us make a covenant with thee that thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace. Thou art now the blessed of the Lord. And he made them a peace, and they did eat and drink, and they rose up betimes in the morning, and beware, and swear one to another. And Isaac sent them away, and they departed from him in peace. It came to pass the same day that Isaac's servants came, and told him concerning the well which he had digged, and said unto him, we have found water. And he called it Sheba. Therefore, the name of the city is Beersheba unto this day. Next. And Esau was 40 years old when he took to wife Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Bathsheban, the daughter of Ezron the Hittite, which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Patuloy, Panginoon, ang aming pag-aral at Panginoon ng mga salita. Kung po, Panginoon, ang bigay ng pagkaluhan at ang banal na spirito, patuloy, Panginoon, ang maturo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay, ano yung nabasa natin? Ano na yung kwento? Okay, actually, bumilis na yung kwento eh. Diba? Yung last na kwento pa lang, pinanganak pa lang si Esau at saka si Jacob. Si Esau, anong description sa kanya? Anong description kay Esau? Anong pinagkakilala kay Esau? Okay. Red yung skin niya, no? Tapos, hairy siya. Tapos, ano pa? Hunter ba siya? Yes, hunter siya, no? Ibig sabihin, madalas siyang nasa labas. Okay? Alam niyo ba yun? Yung mga hunter, sino yung mga tatay dito palagi nasa labas, nasa bukid? Anong itsura ng mga tatay niyo? Mga lalampalampa ba? Mahihina ba? Hindi lang malalakas, di ba? Yung laging nasa bukid, di ba? Yung nagtatanim palagi, malalakas ang katawan nun, di ba? Eh yung mga tao laging nasa bahay, patingin nyo malakas kaya yun? Siyempre, malakas ng konti, pero hindi kasing lakas nung nasa bukid yung nagtatrabaho. Yun naman yung description kay Jacob, man of house, nasa bahay lang siya. Okay? Ngayon, bumilis na dito, no? Okay, meron daw famine. Alam niyo yung famine? Alam niyo yung famine? Ha? Ano sa Tagalog yung famine? Taggutong. Okay? Isa na naman itong pagsubok. Alam niyo yung pagsubok? Okay? Naranasan niyo na maggutong? Ano ang feeling ng nagugutong? Masakit sa tiyan. Ano pa? Masakit sa ulo. Mahiga na ka bang ano na? Masaya ka ba nun? Pag gutom ka? Lahat yun. Masakit yung tiyan mo. Masakit yung ulo mo. Nanghihina ka. Wala kang lakas. Hindi ka makapag-isip ng maayos. Di ba? Eventually, pag nagdire-diretso yung gutom mo, mamamatay ka. Pero wala pa namang namatay sa gutom. May kilala kayo tao na matay sa gutom. May nabalitaan ba kayong ganon? Isang tao na matay sa gutom. Meron ba dito sa Pilipinas noon? Siguro bandang Africa meron. Kasi talagang tagtuyot doon. Nung wala doon tubig. No? Yun naman ang pinaka number one na cause ng taggutom. Pag walang tubig. Okay, mamaya pag-uusapan natin dito yung isang source ng tubig. Okay? Okay. May tag-gutom daw.
beside the first that was in the days of Abraham. Nung panahon ni Abraham, may tagutong. Pumunta rin sila sa kay Abimelech. Di ba? Ewan ko kung same person to o ibang tao na. Pero pareho sila ng pangalan. Okay? King of the Philistines din yun. No? Sabi, Gerar. And the Lord appeared unto him and said, go not down into Egypt. Huwag daw siyang pumunta sa Egypt. Dwell in the land which I shall tell thee of. Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee, for unto thee and unto thy seed I will give all these countries, and I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. Okay, yung tatay mo, pinangakuan ng Diyos. Yung pinangako ng Diyos sa tatay mo, pinangako niya rin sa'yo. Okay? Maganda ba yun? Ayun, kunyari, itong lupang to, ibibigay ko kay Larry. Di, namatay na si Larry, nabigay sa kanya yan. Pero, yung anak ni Larry, siya rin yung mamayari ng lupa na to. Tama ba? So, siyempre, kasi siya na mayari eh. Di ba? Ganun yun. No? Inheritance na inherit mo. No? Ganun ang ginawa ng Panginoon kay Isaac. Yung pinangako kay Abraham, ibibigay din kay Isaac. At hindi lang kay Isaac. Sino daw? Sino daw dun? Sino pa? Okay? And will bless thee for unto thee and unto thy seed sa kanyang mga anak. Actually, dito isa lang seed sa kanyang anak. Isa lang. Okay? Sino kaya yun? Malalaman natin yung susunod. Ang pangalan yun? Sino? Si Esau ba o si Jacob? Ano yung alamin natin? Okay? Pero, basahin nyo yun, ano? Para maganda. Hindi ko naman nakasabihin. Pero iba, alam na yun. So, sino yung seed niya. And I will give all these countries and I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father, and I will make this seed to multiply as the stars of heaven. Okay? Sabi pa dito, okay? Magmumultiply daw yung kanyang seed as the stars of heaven. Dadami. Sino na nakakount ng stars? Natry nyo na magbilang ng mga bituin. Mabibilang mo kaya niya dito ay dito mo na magbibilang. Pagkatapos na ito, umiikot pa naman yun. Yung earth na umiikot eh. Hindi mo, hindi siya makaka-stay lang doon. Mamaya yung nandito, nandito na yun. Yung nandito, nandito na. Okay? Yeah. Di mo naman makapalit ito. Uy, stop! Okay? Bibilangin mo isa-isa yun. Eh, dun sa likod pa ng mundo, meron pa uli mga stars doon. Kahit saan ka pumunta, may stars. Sa umaga nga, may star eh, di ba? Ang tawag dun sa malaking star sa umaga? Ano yung morning star? Sun! Di ba? Yun yung star. Sa umaga, morning star. Iba, hindi mo lang makita kasi ang liwaliwanag nung morning star, nung sun. Okay? Okay. Grabe, ano sa kanya? Because that Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandment, my statute, and my law. May condition, di ba? Hindi lang bisa binigay sa kanila yung kasi nga, si Abraham ay naging tapat sa Panginoon. Sabi niya, obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statute, my laws. Okay? Kung titingnan natin si Abraham, babad sa salita ng Panginoon. Paano siya, paano mo nasabi Kuya James na babad? Siyempre alam niya. Kung alam niya, susundin niya. Hindi mo masusunod ang isang bagay na hindi mo alam. Tama? Paano malalaman yung isang bagay? Paano ka susunod sa isang bagay hindi mo maalam? Pero sabi ng Panginoon dito, inisa-isa pa niya, si Abraham obeyed my voice. Siya ay? Ano ibig sabihin ng obey? Sumunod sa aking mga boses. Nasa yung boses ng Panginoon? Sa panahon natin ngayon. Nung panahon nila, nagpapakita pa yung Panginoon kasi wala pang Bible nun.
Pero, sa panahon natin, nandito na yung Bible. Ang gagawin natin sa Bible, iahagis natin. Tapos, doon na siya muna. Magkakailangan lang natin, saka lang natin kukuhanin. Hindi naman natin binabasa. Diba? Paano tayo paano natin malalaman? Paano tayo susunod sa kanyang boses? Okay? Paano natin susundin yung kanyang charge? Yung kanyang mga utos, commandments, yung mga statutes, yung kanyang mga laws. Okay? And Isaac dwelt in Gerar. No? And the man of the place asked him of his wife. Okay? Bakit kaya tinatanong yung asawa? Sino yan? Kanina, nung sa sasakyan, ang pinag-uusapan nyo, crush-crush. Ba't yung pinag-uusapan yung crush? Hindi nga, bakit yung pinag-uusapan? Kasi maganda ang pag-usapan nyo, nakakakilig. Parang pinupoke yung puso mo. Okay, normal yun. Kasi totoo yun, no? Na na-attract ka sa opposite mo, di ba? Hindi naman yan, totoo yun. Pero, dapat marunong tayo paano i-handle yung attraction. Okay? Okay lang yun. Magka-crush ka, normal yun eh. Pero, pag ba ganyang edad ka pa, manliligaw ka na o magpapaligaw ka na, na tama ba yun? Hindi pa. Okay? Kasi, pag nagpaligaw ka na, sabi sa Bible, dapat ka nang ikasal. Okay? Alam niyo ba yun? Pag pumasok kayo sa isang relasyon, babae at saka lalaki, bakit kayo papasok sa isang relasyon? Para magbolahan. Ganun ba? Para kiligin lang? Ganun ba? Kasi para mag-asawa. Okay? Marami ngayon, mga kalalakihan, no? Nandiligaw ng babae kung sino-sino. No? Ligaw doon, ligaw dito. Kasi gusto lang nila yung na namumove yung kanilang emotion. Pero ayaw naman nilang magpakasal. Meron na nga. Ang tagal na nilang mag-girlfriend, boyfriend, hindi pa nagpapakasal eh. Bakit? Kasi hindi naman talaga kasal yung gusto ng lalaki. Or nung babae. Meron ka, nagsasama na, hindi pa rin kasal. Di ba? Tama ba yun? Hindi yun tama. Ayaw ng Panginoon doon. Okay, lokohan yun. Ang dami mo ng anak, 7 na anak mo, hindi ka pa nagpapakasal. Oo. Di ba? Ano yun? Ang gulo ng buhay niya nun. Okay, kala mo lang wala, pero nakikita mo yung bunga nun. Okay? Now, sana. Saan dyan? Umubay ang Panginoon. Salamat sa Panginoon, no? Kung tayo, yung mga magulang natin sa panahon ngayon, hindi pa sumusunod sa Panginoon, ipanalangin natin sila. At tayo bilang mga sumusunod sa Panginoon, magpatuloy tayong sumunod sa Panginoon kasi yung mga anak natin magpapala, magpapalain din ng Panginoon dahil sa pagsunod natin. Okay? Bakit yun? Ba't manasabi yun? Kasi makikita ng mga anak mo kung paano example ang sumunod sa Panginoon. Okay? Kung ang mga magulang mo ngayon, hindi sumusunod sa Panginoon, ipanalangin mo sila, sumunod sila sa Panginoon. Pero, ikaw na alam mo na ang pagsunod pala sa Panginoon ay malaking pagpapala sa iyo at sa mga magiging anak mo, anong gagawin mo? Hindi ako susunod. Ayoko. Hirap eh. Babasa ng Bible, tapos magpe-pray ka, hirap, tapos pupunta ka pa ng layo-layo ng mga mission. Magsosolwin ka pa. Ang hirap, ang init. Nakagutom. Kira ba nagutom dito na nagsosolwin? Hindi pa nga natin nararanasan yun eh. Di ba? Yung nagsosolwin tayo, wala tayong makain. Di wala man tayong mainom. Nangyari na ba sa atin yun? Hindi, lagi nga tayong busog eh. Okay? Pero may iba mga nagsosolving gutom. Nauuhaw. Kaya nga pinainano ng Panginoon eh. Inutos ng Panginoon, painumin niyo yung mga ano eh. Lingkod ng Panginoon eh. Pakainin niyo yung mga lingkod ng Panginoon. Kasi may mga ganong naglilingkod sa Panginoon, gutom.
Uhaw! Okay? Ito na, nagkaroon na ng problema. Isaac dwelt in Gerar, and the men of the place asked him of his wife. Ganda daw ni, maganda daw si Sarah, si Rebecca eh. Okay? Yan o. Because she was fair to look upon. Natakot na naman si Isaac kasi sa kanyang buhay dahil sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kaya pinakilala niya yung kanyang asawa na kanyang kapatid. Nangyari na ba yun? Kanino? Kay Abraham. Okay? Minsan nagiging loop yun eh. Yung kasalanan, no? Yung kasalanan na yun dapat maputol. Yung pagsisinungaling tungkol sa asawa. Kunyari, kami dalawa ni Ma'am Joanne, pupunta kami sa isang lugar. May nakatipo kay Ma'am Joanne, sasabi ko, ay, kapatid ko yan, hindi ko yung asawa. Kasi baka patayin ako nung may nagkaroon ng gusto kay Ma'am Joanne. Gagawin ko ba yun? Sasabihin ko, asawa ko kagad yan, kung papatayin niya ako, subukan nila. Di ba? Itry nila. Kung mag-ano sila, magtatagumpay sila. Okay? Kaya naman. Okay? And it came to pass when he had been there a long time that Abimelech, king of the Philistine, looked out at a window and saw, and behold, Isaac was sporting with Rebecca, his wife. Nakita ni Abimelech, kapatid niya ba talaga yun? Ba't sila nag-kuchian? Sporting, so parang sila naglalaro ng mag-asawa. Okay? Yun na, pinababaw lang yun yung sporting na word. No? Makinig. Okay? Lahat ng kasinungalingan, nabubunyag. Ibig sabihin nun, pag sinungaling ka ngayon, kala mo nakaligtas ka, pero makikita yung pagka sinigaw sa pagka binulong daw, sabi sa Bible, pag binulong mo, kala mo walang makakarinig. Pero, ibobroadcast yun sa bubong. Oy, si James! Sinungaling yan! Ito yung ginawa niyan, ganito! Ganito yung pinagagawa niyan! Kala mo, tinago mo yung pasinungalingan. Pero, ang totoo, malalaman yun. Okay? Madaling malaman, lalo na mga lingkod ng Panginoon. Alam ng mga lingkod ng Panginoon kung sinungaling yung pautap nila o hindi. Kasi, konting tanong lang doon, series ng tanong lang, magsasaliwa-saliwa yung sagot noon. Magsaliwa-saliwa yung sagot, nasa si ano? Ay, wala ako eh, naglaba. Ay, naglaba habang natutulog po pala. Iba-iba yung sagot noon. Alam mo agad yun, ah, alam ko na. Hindi mo na itatanong. Kasi sali-salibat yung sagot noon, iba, hindi. Hindi totoo. Okay? Kaya mga bata, huwag kayong magsisinungaling. Yun ang number one na. Ano natin, no? Huwag kayong maging sinungaling. Kung ano yung nangyari, yun yung nangyari. Pag nabasag mo yung paso, nabasag mo yung paso, ihanda mo na yung puwet mo kung mapapalo ka man. Kasi yun yung katotohanan. Okay? May kwento nga ni Pastor, di ba? Merong magkapatid, yung isang kapatid niya, na basag yung paso. No, sabi ng kapatid niya dito. Okay? Kung sasabihin kay nanay, nabasag ko yung paso, ah. Umuutong kapatid niya. Kasi every time na ito naman magkakasala, sasabihin niya dito, ay, huwag mo sabihin yung kasalanan ko. Pag sinabi mo, sasabihin ko rin yung kasalanan mo. Hindi, parang nakulong na to. Every time, kunyari, maglilinis ng CR. O, ikaw maglinis ng CR, alam ko yung kasalanan mo. Lagi na lang ito naglilinis ng CR. Naging bahala niya yung pagsisinungaling ng kapatid niya. O, alam mo na gagawin. Nag-inutusan. O, inutusan ko ng tatay. Uutos niya lang dito, alam mo na. Lagi na lang itong inuutusan kasi meron siya kasalanan. Yung kasalanan niya, nagsinungaling siya. Pero kung sinabi niya, hindi siya magiging alipin ng kapatid niya isa.
Okay? Tandaan nyo, ang pagsisinungaling, madaling malaman. Okay? At sa pagkausap mo yung sinungaling, nagagalit yun. Dahil sa kakatanong mo lang, ganun, ano nangyari? Tanong ko lang tanong eh! Pero itatawag ng tanong, nagsabi na lang siya ng totoo para wala na kayong itatanong. Na tayo. Ito, nabunyag na. And Abimelech called Isaac and said, "Behold, of a surety, she is thy wife." Hindi mo naman kapatid yan eh. Asawa mo yun eh. "And how saidst thou, she is my sister?" Ba't mo sinasabing kapatid mo? "And Isaac said unto him, because I said," ito, nag-confess na siya, "lest I die for her," baka mamatay ako dahil sa kanya. "And Abimelech said, what is this that thou hast thou done unto us?" Ano yung ginagawa mo sa akin? "One of the people might lightly have lain with thy wife." Baka yung isa, kuhanin yung asawa mo, asawain yung asawa mo. Di na paano kami? Kasi kasalanan yun. Tama? Pwede ba ako kumuha ng ibang asawa? Maliban kay Ma'am Joan? Gusto nyo ba yun? Malalaman nyo yun? Eh, pumunta lang ako sa ibang lugar. Malalaman nyo ba? Punta lang ako sa Palawan. May makakaalam ba sa inyo? Pwede ko bang gawin yun? Pwede kong gawin yun, kaso lang patay ako sa Panginoon kasi may Panginoon tayo kahit hindi ko alam, ang Panginoon alam niya. Alam mo, hindi mo hindi alam ng Panginoon yun ha. Alam nyo ng Panginoon. Okay? Now, yan na. Nagalitan na siya ni Abimelech. "And Abimelech charged all his people, saying," yun lang pala eh. Pag nalaman lang pala ni Abimelech, sasabihin niya na pagka may gumalaw kay Isaac, patay kayo sa akin at sa asawa niya. Yan no, sinabi ni Abimelech, "and said, what is this that thou hast done? One of the people might have lightly have alien with thy wife, and thou shouldest have brought guilt upon us." And Abimelech charged all his people, saying, "He that touched this man or his wife shall surely be put to death." Kung sino mang gagalaw kay Isaac at kay Rebecca, patay sa akin. Tapos na kung sinabi niyang ganun, sa umpisa pa, naprotektahan na sila, wala na siyang ikakatakot. Okay? "Then Isaac bowed in that land and received in the same year 100-fold. After that, pinagpala siya ng Panginoon. Pag yung kasalanan mo, kinonfess mo, ayaw mo na nun, pagpapalain ka na ng Panginoon. Pagka may nandigaw sa akin, kahit guwapo, binibilang ako ng kahit na ano. Okay? Mga babae, maging matalino tayo. Okay? Ang mga lalaki, matatalino rin. Dadaanin kayo sa gifts. Lalo na yung mayayaman. Panoodin nyo yung mga napapanood sa mga social media. Sa mga TikTok, laging may dalang. Pagka yung nililigawan yung isang babae, na parang lang naman yung scripted. Pero ganun yung mga lalaki, palaging binibigay nun yung kanya, best foot forward. Pero yung susunod na paa niya, pasipak na. Tandaan nyo yun. Pero tayo mga lalaki ng Panginoon, hindi tayo ganun. Ipakita natin kung sino tayo. Hindi natin dadaanin sa gift. Makikita sa mga lalaki ng Panginoon kung siya ay maayos na lalaki, kung siya ay naglilingkod sa Panginoon. Okay? Ganon din sa mga babae ng Panginoon. Okay? Saan mo the best makukuha yung mapapangasawa mo? Sa party house? Sa Facebook? Saan? Sa TikTok, sin galibot sa'yo. TikTok? Saan mo makikita yung the best na pwede mong ibibigay sa'yo ng Panginoon na mapapangasawa? Saan? Kaya? Sa church. Salamat sa Panginoon.
Okay, mamaya, yung pinakadulong-dulo nito, yun yung pag-uusapan natin, medyo magpo-focus ako doon. Okay, meron pa ba akong oras? Meron pa ako? Meron pa. 15 minutes. Meron pa ako ng 15 minutes. Okay, pinrotektan sila ng Panginoon at siya ay pinagpala ng Panginoon the same year, 100-fold, and the Lord bless him, and the man walks great, no? Yumaman, and went forward, and grew until he become very great. Okay? Sino yung kilala niyong pinakamayaman? Pag mayaman ka, ano kayang pwede mong gawin? Hinabi? Pag mayaman ka, Esi, ano mga pwede mong gawin? Abroad, pumunta ka abroad, ano pa? Ikaw, Rapi. Pag mayama ka, ano, pinakagab, ano mo? Pangarap mo pwedeng gawin? Ano? Bumili na maraming pagkain, di ba? Bumili ka ng malaking rep. Tapos yung rep mo, dalawa yung sanan, parang cabinet. Tapos meron doon cake, ice cream. Kahit na anong gusto mo, nandun. Pag nagutom ka, kukuha ka lang doon. May soft drinks, may juice, ano pa? Hindi? Meron pang maganda sasakyan. Pagpasok mo sa sasakyan mo, para kang minihil, sobrang lamig. Tapos may nagmamasahe pa sa likod mong ganun. Okay? Ano pa? Ano pwede mong gawin? Christian, ikaw, pag kayo yung mama ka, ano pilaan? Pwede mong pang gawin? Malaking bahay! Yung pagtutulog ka, yung parang ano, parang ano ba tayo? Mayroon nakatulog na sa ganun eh. Pag humiga ka, water bed, pag higa mong ganun, parang mahal na ganun. Pero parang pang nasa tubig. Kasi yung humiga ng ganun. Huwag lang may gigising kasi pag may gumising gaganun, parang hindi habang matutulog. Ano pa? Malaking bahay, naka-aircon, mansion. No? Meron kang lahat ng gusto mo nandun. Meron kang sports, may basketball court ka, may pool, may swimming pool. Lahat nandun. Ano pa? Ganito si Isaac, very great. Eh, tingnan natin yung yaman niya. For he had possession of flocks. Okay, alam niya yung flocks? Mga sheeps. Possession of herds. A great store of servant. Meron siyang mga ano yung mga servant? Mga manggagawa sa panahon natin ngayon, meron siyang malaking parang kumpanya. Kasi, yung mga herds niya, yung kinukuha yung mga ginagawang damit, yung wool, di ba? Sa mga tupa. Okay? And the Philistine envied him siya ay kinainggitan. Okay? Pag mayaman ba, kinainggitan? Madalas, di ba? Pero ngayon, yung sinasabi yung mga mayaman sila, pinaplant pa nila yung yaman nila. Sino social media pa nila, kung paano sila mag-grocery, paano sila pumalis ng bansa, ano pa yung mga ginagawa ng mga mayaman? Di ba? Parang si Chris Aquino, di ba? Piniflex nila. Tingnan mo yung yaman ko. Ano nga ganun? Flex. Ay, yung flex, di ba ganyan? Pinapakita yung muscle, malakas ako! Garang ganun ang ginagawa nila, piniflex nila yung yaman nila. No? Ang kinakain nila ganito, kumakakain sila sa masarap na restaurant, na yung isang order, 5,000, isa lang yung pagkain. So wala pang kanin, no? Okay? Yan ang nag-reflex. Kinainggitan na siya. For all the wells which his father's servant had digged in the days of Abraham, his father, and the Philistines took them. Okay? Pinahinto, no? Ikaw, alam mo may well. Alam mo yung well? Tubig. Sa panahon natin nila noon, wala pang nawasa. Okay, kailangan mong maghukay ng malalim at kumuha ng tubig para magkaroon ng tubig. Kasi, ang tubig ay buhay. Okay? Sino naranasan walang tubig? Masaya ba walang tubig? Hindi, di ba?
Hamuin mo yung sarili mo, mga tatlong araw na, di ba? Hamuin melon ka na nun. Melon amoy. Okay? Iba, hindi ka makaka-toothbrush, makaka-pupo, makaka-iik, makaka-hugas ng pinggan, makaka-hugas ng damit. Ligo, toothbrush, lahat hindi mo halos lahat magawa, lalo na pag wala ka nang mainom. Yung natutuyo na yung dila mo, mas kilaway mo, iniinom mo na. Sobrang uhaw. Okay? Ang hirap nun, no? Itong mga taong to, sobrang inggit, tinabunan nila yung mga wells na dinig ni Abraham. Nung panahon pa ni Abraham, nagbuhukay na sila ng tubig kasi nga, walang tubig nun. At mahalaga yung tubig. Pag nawala ang tubig, patay kayo lahat. Okay? In Isaac, departed thence and pitch. Sabi nito, Abimelech said unto Isaac, go from us, for thou art much mightier than we. Eh, pinaalis siya, pinalayo siya. No? And Isaac departed thence and pitched in the tent in the valley of Gerar and dwelt there. Nasa valley na siya ng Gerar. And Isaac dig again the wells of water which they had digged in the days of Abraham his father, for the Philistines took them after the death of Abraham. Okay? And he called their names after the names by which his father had called him. Tinawag niya rin kung ano, binigyan niyang parangal yung tatay niya, hindi siya nagbigay ng panibagong pangalan, dahil ako na, ang mamay-ari nito, bibigyan ko na ito ng panibagong pangalan, kasi minsan, yung pangalan mahalaga yun, that's a brand. Tama? Okay? Anong mga kilala niyong brand? Nike. Yung Nike, palitan nila ngayon, gawin nilang Nike. Maganda ba? Gusto niyo ba? Ang Nike, hindi na Nike. Nike na. Kenny. Kenny na, binalitan mo. Maganda ba? Hindi na kasi yung brand established na yun. Okay? Yung pangalan established na. Kaya, napaka-ano ni Isaac, kung ano yung pinangalan ni Abraham, yun din ang pinangalan niya. Hindi niya binago. Okay? Nasaan na tayo? And he called their names after the names of thy, by which his father had called them, and Isaac's servant dig in the valley and found there a well of spring of water. Yan ang masaganda sa Panginoon, ano? Kung hindi sila humihinto, magbukay ng tubig kasi marami kang mapapainom, maraming mga villages pwedeng matayo doon. Okay? Panahon yun para sa paglago. Okay? And the herdsmen of Gerar did strive with Isaac's herdsmen. Ito na naman. Conflict na naman. Yung mga herdsmen daw ng Gerar, no, nagkaroon ng away doon sa mga herdsmen ni Isaac, saying, the water is ours. Ang kina na. Eh, ba't ba nagkakaroon ng gera? Kasi gustong angkinin yung mga bagay na hindi sa kanila. Di ba, yung China, gusto tayong angkinin. Gagawin daw tayong province of China. Yung Philippines is the one province of China na. Gusto nyo ba yun? Chok-chok-chok-chok-chok-chok-chok, ha? Hindi mo gano'n ang salita natin. Tapos bawal na isa ihayag yung salita ng Panginoon kasi yung mga Chinese hindi sila naniniwala sa Diyos. Yung tunay na Diyos. Meron silang doon sariling Diyos-Diyosan. Pero komunista nga sila, ang pinaka-Diyos nila yung kanilang leader. Gusto nyo ba nun? Hindi na, lalaban na lang tayo. Bago nila gawin yun. Ang maganda doon, kasino kasama natin kung lalaban tayo? Diyos. Salamat sa Panginoon. Hindi tayo yung papabayaan. Ama? Huwag tayo. Okay? Hindi tayo magpapasakit sa Panginoon kasi mga walang Diyos. Okay, in that case, okay? Now, nasa na tayo? And he removed from thence and dig another well, and for that they strove not, and he called the name of it Rehoboth, and said, for now the Lord hath made room for us, and we shall be fruitful in the land. Okay? Pag may conflict, ano? Makipaglaban na tayo! Agad! Agad-agad! Di muna, di ba? Dapat makipag-negotiate muna tayo. Tama? Okay. Pag-negotiate. Tapos, kung meron mga
resource pa na iba, ibibigay sa atin ng Panginoon yun para hindi magkaroon kaagad na clash, war. Okay? Ganun ang ginawa nila, no? Nagbukay sila uli. And he said, for now, the Lord had made room for us and we shall be fruitful in the land. And he went up from thence to Beersheba. And the Lord appeared unto him the same night and said, I am the God of Abraham, thy father. Fear not, for I am with thee and will bless thee and multiply thy seed for thy servant Abraham's sake. Okay? Pinaalala uli ng Panginoon. Yun ang masarap sa Panginoon eh. Di ba? Kung hinahanap natin siya, hindi siya lalayo sa atin. Kakausapin niya tayo. Tandaan niyo yan, kids. Okay? Pag lumalapit tayo sa Panginoon, kakausapin niya tayo. Okay? Sino yung nakapag-usap sa Panginoon? Sa inyo. Paano paraan, Larry? Sa panalangin, saan pa? Saan pa? Nakipag-usap ang Panginoon sa iyo? Sa kanyang salita. Sa Bible. Okay? Saan pa? Dito, di ba? Sa preaching. Eh, napipil nyo ba na ituusap sa inyo ang Panginoon? Amen. Okay? Okay, kaya masarap. Pagka lumalapit ka sa Panginoon, umaattend ka sa gawain ng Panginoon, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, nananalangin ka, ang Panginoon ay nakakausapin ka. Hindi siya yung Panginoon na ano. No? Kaya James, mahal ako ito. Kakausapin niya. Ano yun, anak? Sasabihin niya sa iyo kung anong gusto niyang gawin mo. Okay? And he builded an altar there and called upon the name of the Lord. Okay? Yan ang sikat na sikat eh, no? And whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And pitched his tent there, and there Isaac's servant dig a well. Then Abimelech went to him from Gerar and Ahuzat, one of his friends, and he called the chief captain of his army. And Isaac said unto them, wherefore come ye to me, seeing ye hate me? Ba't kayo pupunta kayo sa akin? Eh, galit nga kayo sa akin. And have sent me away from you. Inaalis niya nga ako. Sabi ni Isaac, kasi pwede naman yan, di ba? Pwede naman siya magsabi tayo ba mga Kristiyano? Hindi tayo pwede magsabi ng ano natin, ng hurt natin sa iba. Pag naano tayo, kunyari, binilo ko si Ezekiel. Ezekiel, ang puti-puti mo, kaso lang, ang payat-payat mo naman. Na-offend sa akin si Ezekiel. Hindi pa pwedeng sabihin sa akin ni Ezekiel, Kuya James, na-hurt ako sa sinabi mo. Pwede ba yun? Pwede bang sabihin ni Ezekiel yun sa akin? Yes, kasi yun yung tamang gawin. Pag na-hurt ka ng isang tao, sabihin mo na na-hurt ka. Hindi yung kinikim-kim mo yung galit, man, yung pag-ana, hindi kaya papansin, bahala yan. Sige pa, lumapit lang sa akin yan. Huwag niyong kim-kimin yung galit nyo. Okay? Pag na-hurt kayo, sabihin nyo dun sa tao, na-hurt ako sa ginawa mo. Mali yung ginawa mo sa akin. Kung matalino at mag-ayos yung puso na sinabihan mo nun, magsusorry yung sayo. Hindi yung magtatanim ng galit kasi dapat ma-restore yung type yung relationship. Okay. Tama? Hindi. Pero pag lagi ka na lang ano, na-open, pusong mamon ka, konti lang yung ano sa'yo, na-open. Ganun na lang. Kung dapat kukutos ako, parang kumino pa. Okay? Hindi ganun. Na, ang mga mature, pag na-open ka, sabihin mo na-open ka. Okay? Okay, yan. Sabi ni Isaac, eh, no? Pinaalis niyo nga ako, eh. Tapos pagpunta kayo sa akin. Okay? Yan, oh, hate me. Galit nga kayo sa akin. Sent me away from you. And they said, we saw certainly that the Lord was with thee. Ano yung nakita nila? Hindi ba sinabi nila, kasi mabait ka naman pala, eh. Hindi. Ang sinabi nila, nakikita namin na ang Panginoon ay nasa iyo. Amen. Okay? Certainly that the Lord was with thee,
And we said, let there be now an oath between us, even between us and thee. Okay? And let us make covenant with thee. Nakipag-covenant sila. Okay? Kung matatalino yung tao, yung mga Kristiyano, na para tayong awkward, manamit tayo, babae, na kapal daw. Hindi, nakakapal daw kayo. May mga ganun ba, Muslims na nagsasabi sa inyo? Diba? Sila yung mali. Kung tama sila, sila yung lalapit sa iyo. Ganda pa lang, mas maganda pa lang nakapalda. Kasi sa Bible, mas maganda yung suot ng babae ay dapat yung suot ng babae, hindi yung suot ng lalaki. Okay? Yung babae, kasuot mo pang lalaki. Yung lalaki, kasuot mo pang babae. Gusto yung ba makita nyo ako nakapalda ako dito? Ano ko yan din? Di ba mga video? Ano ba yun? Kasi nga hindi nga yung appropriate. Tama? Yeah. Paano tayong manalita? May mga tao na gagalit sa atin, hindi ka man lamang magmumura. Hindi ka nagmumura. Sino? Ginawa ka na nga ng, sinigawan ka na nga ng tricycle driver na minura ka na nga, hindi ka man lamang bumante. May mga tao na ganun, ipoprovoke ka sa mali. Pero kung yung puso nila tama, ay mas magandang kasama to. Kasi hindi kami napapahamak. Pero pag sumama ako sa mga ganitong mga tao, lagi kami napapahamak, napapatrubol kami palagi. Yung iba nasusuntok pa, iba natatadyaran pa, pagtitripan. Eh kami pagka mga Kristiyano kasama ko, hindi naman kami napagtitripan kasi inalaga kami ng Panginoon. So wala naman silang kukuhanin sa amin. Di ba? Hindi. Matalinong tao kasi Abimelech. Alam niya kung sino yung pinagpapalad ginagamit ng Panginoon. The devil do us no hurt as we have not touched thee and as we have done unto thee nothing but good and have sent thee away in peace. Kung pinalaya ka naman namin, payapa, hindi naman namin kinuha yung mga ari-arian mo. Di ba? Pwede nilang gawin yun eh. Di ba? Oh, yaman mo na ito. Kuhanin namin lahat ng papapapatayin namin kayo. Pwede bang gawin yun? Pwede ng panahon nila. Maski ngayon eh. Ganun ang ginagawa ng mga ibang tao eh. Yung mga namumundo, no, dun sa amin, kung gusto nilang bumaba, manghingi sila ng mga pera, mga NPA. Buti dito, walang NPA. May NPA ba dito? Wala. Okay. The devil do unto us no hurt and have not touched thee, yun sa anak ko na, with peace. Thou art now the blessed of the Lord. Alam nila na ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Paano manalaman na ikaw ay pinagpala ng Panginoon? Kasi hindi ka naman nagnanakaw. Hindi ka naman gumagawa ng masama. Pero yumayaman ka. Pinagpapala ka. Tumatalino ka. Hindi ka naman namumopya. Hindi ka naman palaging nakaganon. So, ano nila nalalaman? Kasi, nakikita nila na ikaw ay tapat, ikaw ay sumusunod sa Panginoon, tuwing Saturday, nandito ka, tuwing Sunday, nasa church ka, pag may gawaan sa church, nandun ka. Okay? Pero pag mayroon pang kailangan tapusin mo muna. Okay? Kung may subject ka na Saturday, tapusin mo muna yun. Kasi, patotoo mo rin yun. Okay? Pinagpala siya ng Panginoon. Sino yung pinagpala ng Panginoon? Sino? Si Isaac. Yun yung nakita ni Abimelech. Okay, ang maganda dito, he made them a peace, no? Nagkaroon siya ng pesta, ginawan sila, and they did eat and drink, and they rose up betimes in the morning and swear one to another, and Isaac sent them away, and they departed from him in peace. Okay, yun ang maganda, di ba? Gusto niyo pa palaging mapayapa? Hindi palaging may conflict, pero may mga conflict na dapat inaayos para maging payapa. Okay? And it came to pass the same day that Isaac's servant came and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, we have found water, and he called it Sheba.
Okay? Talagang pinagpapala sila, tubig ang pinakamahalaga. Sa taggutom, kailangan mo ng tubig. Kasi doon ka makakapagtanim, doon ka makakapagpakain ng mga hayop, lahat ng mga sources, kailangan mo ng tubig. Okay? And therefore, the name of the city is Beersheba unto this day. Alam naman natin yan. Eto na! Last two verses. And Esau was 40 years old when he took his wife Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Beershemath, the daughter of Elon the Hittite, which were a grief of mind unto Isaac and to Rebecca. Okay, hindi madalas, no? Nagtapat yung magulang mo. Automatic ba? Na yung pagpapala ng Panginoon makukuha mo? Salamat ka, nagtapat yung magulang mo. Pero hindi ka naman nagtapat. Anong mangyayari? Balik uli sa dati, pagpapalo. Okay, tandaan nyo. Nagtapat yung magulang nyo. Okay? Nakikita nyo palagi sa church. Naglilingkod sa Panginoon. Kayo, hindi na kayo nagbabasa ng Bible. Wala lang, you go to the flow. Kasi may sasakyan kayo, sakay kayo sa sasakyan ng parents nyo, gawain ng Panginoon. You go with the flow, pero hindi ka nagtapat sa Panginoon. Wala lang, nandiyo ka lang. Kung saan ako dali ng agon, doon lang ako. Hindi ka naman nagtapat sa Panginoon. Yung quiet time mo, wala. Okay? Patay ka. Ito ang nangyari kay Esau. Nag-asawa ng dalawa, mga hindi pa Kristiyano. Sabi sa Bible, ang isang babae at isang lalaki ay gagawin isa. Hindi dalawa. Isang lalaki, dalawang babae. Hindi, walang ganun sa Bible. Kinukol yung pangalan ni Esau dito ngayon. Kasi nga, mali yung ginawa ni Esau. Kunyari ako, magkaroon pa ako ng ibang pamilya. Maganda ba yun? Isang alam, hindi ko na kaya. Joke lang yun. Okay? Hampas mo na yung ulo mo sa pader. Okay? Hindi mo kakayanin yun. Tatlong asawa. Apat. Lima. Ano ka, Muslim? Loko-loko kasi yun. Okay? Yun na yung pinakaano natin dito. Which were grief of mind unto Isaac and Rebecca. Isang pasaway. Sakit sa ulo. Grief of mind. Sakit ka sa ulo. Gusto nyo ba maging sakit sa ulo? Ang magulang nyo? Anong dapat natin gawin? Sumunod sa ating mga magulang. Okay? Normally, kung mabuti naman ang ating magulang, ililid niya tayo niyan sa tama. Okay? Wala namang magulang na maayos. Maayos na magulang. Kasi minsan may mga magugulo rin magulang. Hindi na turuan. Pero kung maayos ang ating magulang, sundin natin ang ating magulang. Mahal tayo nun. Okay? Eh, paano pag wala akong magulang? Meron pa magulang nasa taas. Nasa langit. Okay? May magulang ka na nasa church, si pastor. May mga magulang ka na nasa church, mga matatandang mga lalaki. Mahal ka nun. May concern yun sa'yo. Okay? Kahit pa paano. Okay? Salamat sa Panginoon. Okay? Huwag tayong maging grief of mind. Huwag tayong maging sakit sa ulo. Huwag tayong maging pasaway. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa paalala mo. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Isaac. Panginoon, sa mga pagpapala sa kanya. Ganun din, Panginoon, sa pag-call mo sa pangalan ni Esau sa last verse. Last two verses ng Genesis 26. Panginoon, patuloy na paalala sa amin na huwag kaming
maging pasaway sa inyo. Sumunod kami, Panginoon, sa inyong mga salita. Alamin namin ang inyong mga salita. Pagbulay-bulayan namin ang inyong mga salita para, Panginoon, ito ay matupad niya. Salamat kong muli, Panginoon, sa hapon na ito, sa umagang ito. Ganun din, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy mong pinagkakaroon sa amin. Salamat kong muli. Sana hindi namin maging kapisuran, Panginoon, ang mga pagpapalang ito. Kayamanan, Panginoon, either dito ay mental, physical, Panginoon, material, lalang-lala na Panginoon pagpapalang sa ito. Salamat pong muli, Panginoon, sa umagang ito. Ingatan niyo, Panginoon, kami, Panginoon, sa mga gagawin pa namin, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kakantaan tayo ni Jesus. Kakantaan tayo ni Jesus ng kanyang ginawang kanta.